na natigil ang aking panggagamot for 1.5 years dahil nakulong ako. May charges inciting to rebellion. Ako si Aurora Parong, isang doktor. Naging biktima ng martial law. Nag-graduate ako muna siguro. Graduate ako sa UP College of Medicine 1976. Tapos, di siyempre, nagkaroon na ako ng lisensya, pumunta sa community. Tapos later, nagkaroon ng private clinic. Nagkaroon ng pasyente na military asset pala. At doon, sabi ng PC nung pumunta sila sa bahay, inaresto na ako. Na, alam ba nyo na may pasyente kayo, asset namin yun eh. Dahil nang gagamot pala kayo ng may mga malaria, nagbibigay ng libreng gamot, nagbibigay ng libreng servisyo, NPA kayo. Sabi rin nila, may mga crates of arms daw na dinala sa bahay namin. Eh nung panahon na yon, malalaki ang TV na hindi flat, kundi parang para siyang cabinet. Oo. So, sabi ni nag-deliver ng TV kasi ang brother ko birang regalo sa parents namin. Di yon ang sabi nila na crate of arms. Eh di sabi nila nung nandoon na sila sa loob ng bahay. July 6, 1982, gusto nilang sirain yung kasi crate ng mga armas to. Sabi ko, paki-on lang naman yung TV yan para na sayang naman yung TV namin kung sisirain mo. So, nakumbinsi ko rin. Di, syempre, in-on nila yung TV. Kita nila, TV lang. Eh, kasi ang sinasabi nyo, asan ang crate of arms? Wala namang crate of arms dito. May isang nakita sila na baril na hindi functional sa isang kwarto ng father ko. Pero kamamatay ng father ko at that time eh. Tapos may mga iba-ibang bullets na hindi naman nagmamatch dun sa baril. Sabi ko, baka dala-dala nyo yan kasi naghahanap nga kayo ng crates of arms. Wala kayong nakita. Baka nag-plant na kayo niyan. So anyway, natigil ang aking panggagamot for 1.5 years dahil nakulong ako. May charges inciting to rebellion, pero later na-dismiss yung case ko na inciting to rebellion noong 1986 after EDSA na yan. Kapatid ko si George Parong, dating instructor sa Philippine College of Commerce na ngayon ay PUP na, ay tinanggal without due process immediately after martial law. Then inaresto siya along with 3 others at talagang tinorture. Stayed in detention for 2 years without any charges. It was, there was no judicial warrant of arrest and order for detention para sa kanila. Yung isang brother ko naman noong 1977, bagong graduate siya, mga 75 lang siya nagsimulang mag-practice sa probinsya namin. Graduate siya ng UP College of Law at gusto niya magsilbi. Hindi siya political activist pero malapit siya sa mga may hirap. He took on cases ng police abuse, police abuses na walang mga abogadong kumukuha. So, he took those cases at naging kaaway siya ng police. May mga ilang altercations pag nakikita kasi talagang prangka siya na hindi ko talaga bibitawan ang mga kasong yan.
One time, lumabas siya, hindi siya umuwi ng gabi yun. Supposedly, pumunta siya sa mga kaibigan niya. Kinabukasan, nakita na lang siya sa highway ng pulis, patay. Sabog ang skull. May mga dugo. May utak na nandun daw. Dinala siya sa funeral parlor. At doon ko na siya na na-identify. Initially, nakita siya na isang kaibigan niya at sinundo ako. It was really a shock kasi parang initially, hindi mo agad siya makilala. Iba yung mukha. Maraming mga sugat-sugat. Pero I identified him. Police, vehicle ang gamit nila nung kinuha nilang brother ko. At narinig pa nung witness na yon, sabi, dadalhin ka namin sa malayo. Papatayin ka namin. Yung Republic Act 10368 o kaya Reparations and Recognition Act for victims of human rights violations during the Marcos regime ay isinabatas nitong 2013, February 25. Mga 90s na yan, nag-file ng law para magkaroon sana ng law. Pero 2013 lang siya naging bata. Ang tagal ng paghihintay ng mga biktima ng martial law to be recognized and to be provided reparation. Kaya dito, at least, doon sa batas, una, ni-recognize na the RA 10368 recognize that gross human rights violations occurred during martial law. Second, there was ill-gotten wealth during martial law. And third, there are violations of the democratic processes in the Philippines as provided for by the Philippine Constitution. Yun mismo ang sinasabi ng batas, no? Kaya I'm so dismayed and hurt when he was a candidate, now the president of the Republic of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. Nakakasakit yung sinasabi niya na, what am I to say sorry for? No less than the law and the Human Rights Victims Claims Board have already recognized that there were victims of human rights violations. 11,103 were recognized and provided reparations by the Human Rights Victims Claims Board based on Republic Act 10368. So it's a quasi-judicial body in our country which recognized it, aside from the Hawaii Court, which recognized that there were violations of human rights. Why can't they accept? Na natigil ang aking panggagamot for 1.5 years dahil nakulong ako. May charges inciting to rebellion.